welcome back to my YouTube channel. So, Young Villena po. Update ko po kayo ngayon ng aking mga cactus and succulents ngayon kasi kakauwi lang po namin. Kaya eto na siya. Yung aming mga flowers dito sa bahay namin. Ayan. Oh, meron naman yung stinkies ko parang ano na. Di talaga magagawang hindi flowers na naman. Ayan, yung aming aking flapjack. Ayan, tinatry ko siyang stress kaya ito medyo nagre-red na siya. Yung aking mendocei. Ayan, mendocei, yung lusog-lusog ng mendocei natin ngayon. Ayan. Kasi palaging silang naaambun na ng ulan ngayon. Ayan, tingnan nyo. Tapos ang aking marinade. Ayan, marami na siyang ugat-ugat sa ilalim. Kaya, kailangan na nating putulin at ipropagate. Ayan. Yung aking suyon. Ayan, nahulog ito last time. Tapos, isinilong ko muna kasi palaging umuulan. Everyday talagang umuulan. Ayan. Umuwi kasi kami sa bahay ng aking mother-in-law. Kaya, ngayon, iti-check ko muna sila kung kamusta na ba. Ayan. At ito yung aking Kiviria na namumulaklak. Ayan. Gusto ko ngayon, gusto ko namang mag-try na mag-pollinate ito. Try natin. Pero sa susunod, pero maghahanap pa tayo ng mga bagong pwedeng i-try na i-pollinate. Ito rin yung aking, ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko. Alam ko yung pangalan, pero nakalimutan ko. Ayan. Pasensya na po sa background kasi maingay po ngayon dito sa amin kasi meron pong paliga ng basketball. Ayan. Mga bata dito na dumadaan. Ayan. Ito. Malapit nang mamulaklak. Meron rin mga buds. Yung starlight ko. Ayan. Nasistress na naman siya ulit. Kasi paiba-iba yung weather. Pero alam nyo, grabe talaga yung ulan dito. Grabe yung ulan. Ayan. Sige, bilisan lang muna natin. Ayan. Ito rin, di ko na siya kinuha. Yung flower ng aking hybrid na aloes. Ayan. Ito rin, namulaklak na eh. Pero hindi ko siya kinuha muna kasi magtitry ako mag-pollinate ng ito, mga agavoids. Try natin. Baka makagawa tayo ng mga bagong hybrid. Ayan. Ito naman, Sedum Adolphi na yan. At pinatry ko na magpaugat kasi nga gusto kong mag-tutorial kung paano magpropagate ng dahon. Paano siya magpropagate para magparami gamit ng dahon. Yung kasi yung last time yung sabi ko na mag-video ako kaya nagre-ready muna ako ng aking ituturo. Tapos itong Indonesian flapjack ko po, transfer ko po siya dito kasi nag-iisa ang Indonesian ko lang po siya. Yung iba po kasi, meron ako dito ang dalawang variegated na flapjack. Kaya sabi ko, itong Indonesian kasi mag-isa lang siya kaya dito ko na lang siya ilalagay. Mas importante siya. Kasi meron naman akong dalawa na variegated na flapjack. Kaya doon sila sa labas muna. Ayan. Ayan. Ito rin, yung aking super bomb. Ayan siya. Tingnan nyo. Sinilong ko na lang siya muna. Kasi na-notice ko is yung aking mga super balm, purple delight, nalalagas po. Kaya sabi ko, ayokong mamatayan. Kasi last time nag-check ako, marami ako namatay na mga succulents. Yung hindi talaga mahihilig sa
sa matubig. Ito rin, nahulog ito. Pero i-video ko siya kung paano siya beheaded na succulents. Paano ko siya ipupugutan, yung tawag nila, yung ibang tawag na ibang vlogger sa kanila. Kung paano magpugot, paano yung beheaded na tawag nila, paano gawin. Tapos, yung mga nahulog, kasi naano to ng lolo ko eh. Hindi naman sinasadya. Ayan. Pinamulot ko na lang. Excuse me sa maingay. Ayan. Pinatong ko na lang. In-air dry ko na lang muna sila. Ayan. Ito rin. Nahulog rin siya. Kasama dito. Nahulog. Ayan. Ito yung aking mga, ang sabi ko last time, ito yung dish garden ko. Tapos, ito yung aking purple delight. Ayan. Nalalagas yung ating purple delight kasi super maulan dito sa amin. Tapos, ito rin yung aking blue bean. Ayan, tingnan nyo yung blue bean ko, kawawa. Kasi palaging umuulan, isinilong ko na lang. O kaya dahil sa soil, sa aking soil mix, kailangan ko sigurong palitan. Pero sige lang muna dahil super busy tayo ngayon. Kasi meron pa tayong baby. Ayan, yung mga pinotry ko na ipropagate. Ayan, ito yung sa black beans ko. Ayan, patong-patong lang. At rin yung parang nakakonfuse kasi ako minsan sa Mendocay at Marinay. Ano ba? Marinay or Mirinay? Nakalimutan ko. Correct me if I'm wrong, guys, ha. Dami kasi tayong succulents na hindi na malalaman kung ano yung mga ID na. Parang nakakonfuse na tayo. Ito, yung aking super bomb. Ito yung na-propagate natin. O, ayan. Meron ding roots. Patungan natin dito. Ayan. Isa ko rin bulak yan. Ito yung isang ko succulents. Ipinasok ko rin siya dito kasi nawawala yung kanyang farina. Ito yung farina, yung parang powder yan. Yan. Kapag nauulan na, nakukuha yung powder-powder niya na bibigyan ng kulay sa kanya na kulay blue. Ayan. So, ito naman, guys. Ayan! Charan! Yung aking centipede. Namulaklak din. Ayan. Last time, buds pa lang yung napakita ko sa inyo sa aking vlog. Tapos, ito na siya ngayon. Tapos, may nakikita ko mga bubuyog, yung mga bees na nagtago dito, magpo-pollinate sa kanila. Pero try na natin, tingnan lang natin pag kung may na-develop talaga. Ayan, yung aking Sedum Aurora. Ayan, diba? Meron na rin siyang maliit na baby. Nahulog ko last time. Pero pinulog ko at saka pinatong ko naman. Ayan. Hindi sila stress ngayon, masyadong stress. Kasi, sabi ko kanina, palaging umuulan. Talagang marami akong namamatay ngayon na kasi nasa gilid lang yung plant rack ko. Kaya kahit konting ulan lang, pero okay naman sila yung iba kong succulents kasi naka-adjust na. Ito yung aking variegated apricot. Ang ganda niya. Tingnan nyo, cutie pie talaga, no? Ayan. Ito rin yung aking black prince. Pero feeling ko siya. Baka nag-monstrous black prince na siya. Kasi last time yung sabi ko kanina, parang may naghahalong color yellow dito sa gilid. Ito rin. Tapos alam nyo, guys, yung aking na-pollinate, namatay. Ayan. Ito, pero na-develop siya ito. Kasi yung nasa puno niya. Kasi yung linagay, sinilong ko naman.
sila. Kaso, napakalakas last time ng ulan. Kaya ayun, na ano talaga, tapos malakas pa yung hangin. Tapos na-cut ko na ano ng tawa dito ng flower ng cactus ay siguro na nabasa. Kaya ayun, namatay na. Ayan, eto isinilong ko rin. Ayoko na kasi tingnan nyo, ang lulusog na ng leaves. Sabi ko baka marami ng water sa kanyang leaves. Kaya nahirap ng dagdagan. Baka maano na, ma-overwater na yung plants natin. At saka basa pa. Ito yung ating habit. Okay naman siya. So far, okay pa naman. Itong ating, nakalimutan ko yung name. Nakalimutan ko na naman yung name. Ellen, yan. Craptopetalum Ellen. Tapos, tingnan nyo, meron ditong green. Merong mga green dito. Pero na-notice ko, tingnan nyo. Ayan. Yung sa may mga green pero nag-gumaganyan siya. Yung leaves parang iba. Parang magrarat na. Okay. Ayan. Tapos eto, last time, ang ganda na ng kulay kasi tinetry ko na stress. Kaso, ayan na naman yung ulan. Hindi talaga maganda yung weather ngayon dito sa amin. Ayan. Ito rin. Lilinisan ko pa siya. Ah, sige. Hindi ko muna siya gagalawin. Kasi, mag-vlog ako kung paano i-maintain yung succulents. Ayan. Mag-vlog tayo. Tapos, eto yung aking baby finger. Alam nyo, dahil mas na makakalimutin ako, alam nyo bang nilagyan ko ng pangalan, baby finger. Ganyan tayo sa tapos eto, tingnan nyo, ayan, nagbo-block na. Hindi naman siya, medyo malambot na dito, pero ika-cut ko na lang ito para at least ma-save natin yung hanggang dito. Ayan, ika-cut natin kasi okay pa naman. Okay pa naman siya eh. Pero pwede natin magawa ng paraan. Ayan. Sayang. Dapat ma-save natin ito. Diyos ko. Sayang yung ating effort na itanim siya. Ayan. Tapos, ito naman. Yung mga taga dito. Ano yung ngaran ka dyan? Nakalimutan ng lola ko kung ano yung mga tawag sa kanila. Pero nagko-collect siya. Nagko-collect pero hindi alam kung ano ang pangalan. Diba? Bongga! Ayan. Ito yung mga niya. Mga babies niya. Ito rin. Ayan. Diba? Ang ganda ng mga dahon. Malaki na. Tawag ko dito nung hindi pa ako mahilig sa bulaklak na mga ganito. Kasi yung mas mahilig dito ay ang aking lola compare sa akin nanay. Meron na naman tayong ditong aphids sa dahon ng inyong flowers. Yan. Ayan. Kasi yung sa akin cactus at succulents. Yung sa lola ko naman na kay papa mga ganyan. Tawag ko sa kanila, Petray. Petray. Ayan. Ito rin. Na sunburn. Kasi, nasa gilid lang siya. Medyo mainit yung lugar niya. Ito rin. Akala ninyo ang cactus at succulents lang yung bulaklak namin dito. No! Meron din kaming ganyan. Meron din kaming mga ganito, no? Mga photos, mga philodendron, tawag nila. Pero hindi ko alam kung ano yun, kung alin ba sa kanila. Mga aglomelan, yung tawag nila. Pero sa totoo, hindi ko alam kung alin ba yung mga photos. Yung photos alam ko. Pero yung mga philodendron, medyo hindi ko alam kung mga yun talaga.
Ayan. Ito rin. Kaya nga sabi ko, tawag ko sa kanila, Petray. Kasi tingnan nyo naman. Parang Petray yung dahon. Ayan, oh, tingnan nyo. Sabi ko, ay, nag-ano ka ng Petray. Yun pala ito. Ayan, Petray yung tawag natin. Ayan. Tapos, ito naman, yung aking elephant bush. Yung afra na tawag ko dati. Yung jade na afra. Tinatry ko itong palakihin kasi gusto kong mag-try mag-bonsai niyan. Ayan, ito yung mga ano ng maanang lola at ano ko, papa. Mahilig kasi sila sa bulaklak. Kami yung nina ng lola ko, ng papa ko yung mahilig sa bulaklak. Si mama taga-tanim lang. Ay, hindi pala. Taga-dilig. Ito pala, alam ko ito. Photos ito. Ayan. Photos siya. Ayan. Ito yung mga. Ito pala yung aking Sodom Adolphi. O, tingnan nyo guys. O, stress na stress. O, diba? Ay, nako. Kaya, ayan guys. Ang ganda niya. Walang dilig yan. O, makikita niya talagang super dry. Yan. O, diba? Ang ganda ng kulay. Stress talaga na mabuti. Tapos iba kung mga ano, tingnan nyo, maintain yan. Hindi ko talaga sila dinidiligan. Ito rin. Pero mas maganda yung kulay ng isa. Compare dito. Ito yung aking elegance. Kasi re-repot ko naman siya. I-vlog ko ito sa susunod. Kasi super busy ang lola nyo. Ayan. Tapos si hubby. Nakatingin si hubby. Super busy ni hubby kasi may exam bukas. Ayan. Super busy. Ay. Tingnan nyo. Hindi yata ito madidevelop yung flower niya kasi yung ayan. Ito rin. Mga hindi ko alam yung mga pangalan. Kasi kahit ngayon nagtanim, hindi alam yung pangalan. Ayan, eto rin o. Ayan. Ang aking Bureau's Tail. Ayan. Yung naririnig nyo si Papa yun. Naga nagpa rito siya yung tagabantay kay baby yun. Kasi nagbo-vlog ang yung mommy. Yung lolo yung tagabantay ngayon. Ayan yung aking airplant. Okay naman sila so far. Ito. Ano to eh. Nag-rot siya. Pero tiniray ko na. Okay. Ito nag-rot to. Pero inayos ko naman siya ulit. Ayan. Tapos itinusok na naman ulit. Para magkaroon na naman ng bagong roots. Okay naman. Ayan. Okay naman sila. Yung aking jade plant. Alam nyo, talagang nung uwi kami dun sa bahay ng mother-in-law ko, yung isip ko talaga is nasa bulaklak ko kasi parating umuulan. Sabi ko, hala! Yung mga bulaklak ko, ano na kaya yun? Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung mga namatay ko na mga ano, nagwa dito mga succulents. Ayan, yung Morgan Beauty ko, wala na, maalam na. Eto rin, hindi ko alam yung ID, pero ayan, siya. Pero normal lang naman na magkaroon tayo ng mga succulents na namatay kasi talagang yung weather dito sa atin sa lowlands is napakahirap talaga. Kaya ganun. Okay lang yan. Try lang ng try na mag-propagate. Wala na tayong magagawa. Then ganito yung weather natin. Okay lang naman. Pero yung mga agavoids ko na nagko-collect ako.
Kasi nga, gusto ko talaga yung mga Aga Voids. Na-inspire ako ng vlog ni, na ano, ewan ko ba kung pwede bang ano yung pangalan niya. Kasi meron talagang vlogger ako na nasasabi kong idol ko talaga. Idol ko siya. Puro Aga Voids yung kinakolect niya. At saka Ichiveria. Ang galing niya talaga. Pero sa labas, sa Australia siya. Nasa Australia. Ayan. Ito yung mga nineglect ko na cactus dun sa labas. Tapos, ayan. Meron ng ano? Meron ng bulaklak. Ayan. Ito si Turvy ko. Ito rin. Yung pinaka matandang succulents ko. Itong Harry Watson's. Ayan. Super laki niya, guys. Super laki. Ayan. Eto. Tingnan nyo, may mga roots. Pero, aayusin ko to siya. Kasi, parang hindi na maganda yung pag-arrange niya. Ayan. Nagsistart na yung basketball dito. Narinigin nyo yun. Ano? Meron ditong paliga. Ayan. Dito sa amin. Maliit na sityo. Munting sityo. Ayun yung aking ma, diba? Oh, diba? Tingnan nyo. Ang ganda ng pagka-curl ng ma, diba ko ngayon. Kahit palaging umuulan. Pero alam nyo ba, yung soil mix ko dito is konting, napaka-konting compost lang. Tapos, nilagyan ko ng maraming ano, pumice. Ayan. Kaya eto, kahit umaraw umulan, maganda pa rin yung ano niya. Compare dito sa iba na succulents ko. Ayan. May mga mix na pero parang more on compost sila. Kaya, kasi pinipili ko kasi yung mga sensitive. Pag sensitive yung nilalagay ko, mas maraming pumice yung nilalagay ko. Konti lang yung lupa. Ayan. Yung aking eto pala yung Silver Queen ko. Ayan. Eto, ayan, nakalimutan ko naman yung pangalan, yung ID niya. Kasi, marami tayong, hindi ko na mabilang kung ilan na ba lahat ng mga succulents natin. Kaya, ito, crested, ano siya? Crested Luella. Ito, na-save ko rin ito. Na-rescue natin ito kasi nag-rot yung dito, yung ito, sila. Nag-rot yan sila. Kaya, kinat ko naman yung stem na may rot. Ayan. At tapos itinusok ko naman. Ayan. Pero so far okay naman siya. Kasi ilang, ano ba? Mga magwa 1 week na siyang okay na siya. Kaso ganyan lang yung leaves niya. Medyo nag-a-adjust pa siguro. Kaya hindi. Eto rin. Yung aking nail breaker. Okay lang naman sa akin yung kahit naging ganyan yung nail breaker natin. Kasi meron naman akong isa pang nail breaker. Pero, kaya yun. Try lang natin kung ano mas okay na ano, na tagpagdito ng soil mix. Kasi eto, rain or shine siya dito. Kasi, oh, ayan guys, tingnan nyo yung bubong. Diyan lang. Kaya, pag umuulan dito, yung kapag malakas yung ulan, yung ambon talaga, dito na pupunta sa mga succulents. Ayan. Yan po pala lahat. Ayan. Yan yung mga succulents natin. Tingnan nyo. Ayan. Dun pa sa likod. Dyan yung parang nursery ko. Ayan yung mga plants ng aking lola at papa. Kinokolek. Ayan. So, okay. Balik tayo dito. Ayan. Yung aking Chuku Moonstone. Hindi ito mahirap alagaan. Kaya, highly recommended ko po ito sa mga nagko-collect ng succulents na ito po, lalong-lalo na po sa mga beginner, na ito po yung inyong aalagaan. Kasi, madali lang po silang alagaan. Ito rin. Parang ano siya? Parang onslow. Ayan. Di ko muna kukunin yung mga ano, yung mga flower kasi gusto ko mag-try na mag-pollinate na galing sa
flowers. Ayan. Gusto nyo yung ano naman, try naman natin yung iba. Huwag yung puro cactus lang i-pollinate natin. Sakilans-sakilans din pag may time. Ayan. Ito yung mga nanggaling sa rat na namuhay ulit, na nabuhay ulit. Ayan. Hilig kasi tayo sa tusok-tusok. Kaya ayan. Nabuhay yung Sedum Adolphi. Ang bilis lumaki. Ito rin. Ayan. Hindi natin alam kung ano yung pangalan. Yung ID niya. Makakalimutin na tayo kasi. Ito rin. Isa ko namang cactus. Hindi siya nawawala ng flowers. Pero feeling ko ito na yung last na naman na flower. Kasi wala namang lumalabas na bagong buds naman ulit. Ayan. Yung ating variegated na Minibel. Ayan. Gusto ko siyang i-repot sa mga bakanting pots ko ngayon kasi maganda siya. Yung lumang pot ko kasi yung nilagyan ko sa kanya. Wala tayong ano. Wala na tayong bagong pots. Ayan. Eto rin. Ano ba tawag dito? Maria. Eto yata yung Maria ko. Ayan. Maria. Parang Maria siya. Maria, Maria. Ayan. Yung aking variegated na flapjack. Ayan. Ang ganda na ng kulay. O, diba? Mataray. Ito rin. Ayan. Pero mas makulay yung isang ito. Compare dito sa mas malaki. No? Mas makulay yung maliit. Yung ating Laxiflora. Isang variety ng Calancho. Yung iba tawag sa kanila is Calancoe. Yung iba naman is Calancho. Pero, sige lang. Hindi natin alam kung ano yung tamang pronounce ng pangalan ng ano, ganyang succulents. Ito rin yung aking Dusty Rose. Meron ring baby sa loob. Ayan. Ayan, okay naman sila so far. Eto, yung aking angel finger. Okay naman. Meron rin mga Sedum Adolphi ako na nahulog. Tapos inilagay ko lang dyan. Tapos ayan, buhay naman ulit. Eto rin yung aking rose cabbage. Kasi nasa ibabaw yun ang bubong ng isa kong lalagyan ng succulents ng cactus, yung plant trap ko na pang propagation. Eto, naging ganyan siya. Kasi palagi siyang nauulanan. Eto naman, hindi ko alam yung ID niya. Matagal na to sa akin. Yung beginner pa, yung pinaka naunang succulents ko, ito siya. Ito rin yung aking springtime. Nagkarat ito last time. Tapos ayan, pinutol ko. Tapos itinusok ulit. Ayan, malagula naman. Yung ating Bruce tail. Yan, kailangan ko na talagang gumawa ng macrame para sa kanila. Ito rin. Tingnan nyo. Ah! Anong nangyari sa iyo? Uh-oh. Sige, ayan. Hello. Hello, ano nangyari sa iyo? Bakit? Ayan. Ayan, ayan, ayan. Okay naman. Tingnan natin. Ay, hindi naman. Okay naman. Hindi naman siya matigas. Tapos meron lang konting langaw. Meron lang konting langaw. Ayan. Epekto yan ng puro ulan. Ulan. Ulan na walang katapusan. Ayan. Ito rin yung aking na-try na. Ito yung vlog ko last time. Yung how to color your succulents. Yan, panoorin niyo po. Yung aking nuda. Wala na. Namaalam na siya. Ayan. Wala na siya. Kasi, palalaging umuulan. Ayan. Okay naman yung aking, tawag ba dito? Uy, ano nangyari? Nahulog yung, ano ko? Ah, okay. Yung ano ba tawag, tingnan natin kung may pangalan to. Ano ba, lalagyan ko ba to? Ay hindi, ano lang to, lady finger. Yes, yan yung ating lady finger. Yung mga galing sa propagations natin, ayan, malalaki na. Ayan,
ating variegated. Alam ko yung ID, pero ayan, nung nag-vlog ako, nakalimutan. Nahulog ito. Kaya naging ganyan. Ayan yung ating brown sugar. Ito yung brown sugar. Yung aking nakalimutan na naman. Ano ba yan? Pag hindi tayo nagvo-vlog, alam yung pangalan. Pag nagvo-vlog tayo, nakakalimutan. Ayan, ito yung mga propagations ko through leaves. Ayan, naging ganyan na. Ayan, nagde-dry na yung leaves na iba. Ito rin yung ngayon. Nakita ko na naman meron magbo-bloom na naman na cactus. Yung sa mga hybrid ko. Kaso nag-iba lang yung kulay. Ayan. Okay. Next na naman. Ay, nandito sa isa namang plant rack. Yung dito na side is okay naman. Okay naman sila. Ayan. Ito, i-video ko kung paano ito i-maintain yung ating burrow's tail. Na aking dolphins. Ayan. Ayan na. Meron namang flowers. Ayan. Ang ganda, diba? Ito rin. Ayan. So, ayan guys, yung mga update natin sa mga plants ngayon natin na iniwan sa ating mga succulents at cactus na iniwan. Okay naman sila at wala namang gaanong namatay. Kaya, ayan. Ayan na. Ayan, ito pa yung iba. Yung aking stinkies na nakat. Ayan, may mga bulaklak. Ito rin sila. Dito sila maselan. Ayan. Tapos yung isa ko naman, stinkies. O, ayan. Tingnan nyo guys. Ito yung parang sa propagations ko. Tapos, ayan. Ito rin yung isang stinkies. Ayan. Ano ba yan? Ayan. Oh. Meron na namang bagong aphids. Ayan. Kukunin natin yan. Marami ring mga bagong buds na lalabas. Ayan, marami. Tignan nyo, marami na namang buds. Tapos eto, nakat ito. Tapos ayan nyo, tingnan nyo, meron namang tumubo na bago. Hindi ko alam na nangyari ba't nakat, pero nakita ko to, nahulog. Pinulot ko ulit at itinusok kasi ewan ko baka si ibon siguro. Ayan, meron siyang roots. Ayan, pero tutusok lang natin ulit. Ayan. Ito naman guys. Ayan. So, ayan guys. Yan na po yung update natin sa ating mga succulents. Ayan. Thank you so much po sa pagpanood. Ayan. Ito pa pala. Yung mga collections ng aking papa at lola. Ayan. Ito rin. Ang gaganda ng mga dahon. Ayan. Yung mga dahon niya, ayan. Ito galing doon sa friend ko. Ayan, binigay niya sa akin ito. Ayan, hanggang sana parami. Ito rin. Ang ganda niya. Ang daming bulaklak. Ito, ayan. Tingnan niyo, ang daming bulaklak. Ito yung mga ng lola ko at ng papa. Ayan.
Nasa pamilya na yata. Oh, yung makulit kong baby, nandyan sa likod ko. Ayan na rin, tingnan nyo. Ang ganda ng kulay. Ayan. Mayroon pang butterfly. Ayan. Yan yung mga ano ng lola ko. Ayan. Tapos hanggang pa, hanggang doon pa yan. Ayan. Hanggang doon pa yan. Ayan. So, ayan guys. Thank you so much sa inyong pag-subaybay ng aking mga vlog at sa mga subscribers ko po. Thank you so much po sa pag-subscribe. Sana po ay sa susunod ko naman po na vlog ay panoorin nyo rin ulit po. Panoorin nyo rin. Thank you so much po. Bye-bye.